So yun na nga guys, pagtapos mo nang ma-set up yung mga informations kanina, yung mga basic informations, at na-verify na yung iyong email tsaka yung Facebook page ay na-connect nyo na rin sa Manychat, eto na po yung lalabas nyo, yung pinaka-dashboard ng Manychat. So dito sa left side, dito may kita ang ating Facebook page na ating i-connect dito sa Manychat. So sa akin, eto dalawa. Tago ulit natin siya. Sa home, ito po ang makikita, Learning Hub and Insights. Yan, sa Insights, may makikita tayo dito yung mga informations ng nag-subscribe sa atin. Kung ano yung language nila, gender, at kung sino yung active and then inactive contacts. Next, sa contacts, ito naman yung mga nag-open ng link na binigay mo sa iyong mga estudyante. Pwede ka na rin dito mag-check ng attendance para alam mo talaga na nag-access sila sa iyong binigay na link. Yan. So, ito yung mga estudyante ko. Next. Sa growth tool, ito yung mga natapos ko nang gawin. Yung mga na-i-publish nyo na. Yung iba, binura ko na kasi ang growth tool ay limited lang to sa 4, I think 4. Kaya dapat burahin nyo yung mga hindi nyo naman ginagamit. Yung ititira nyo lang po yung ginagamit nyo. Next, sa automation, dito tayo mag-e-edit ng ating mga gawa. Ito sa flows. So, ito yung laman ng mga ginawa natin sequences. Next, mag-focus lang tayo dito sa flows and sequences. Dito sa sequences, dito tayo gagawa talaga. Yan. So, ito yung kahapon. So, i-delete ko muna ito. Kasi, magsisimula tayo mamaya sa wala. Yan. Halimbawa, wala. Next, sa live chat. For example, yung student mo is hindi masagot ng chatbot na ginawa mo yung kanyang question. Pwede po siyang mag-chat. Pwede rin po kayong mag-chat sa isa't isa dito sa ating live chat. Yan. So, simulan na natin gumawa ng automated lesson. So, punta lang tayo dito sa automation. May kita natin din dito yung flows, keywords, sequences, and rules. After you click the automation, punta tayo dito sa sequences. Next, kapag na-click nyo na yung sequences, punta kayo dito sa taas or dito sa baba kahit saan dyan. May kita kayo dyan na plus new sequence sa may blue na rectangle. Click lang natin yan. And then, enter sequence name. For example, Math 9. Subject nyo tsaka grade level para madaling na natin. Then, create. Then, lalabas yung you have no messages. I-click nyo lang po yung plus message. Then, bago tayo mag-proceed sa pag-create, i-ready muna natin yung schedule kung kailan nila marireceive yung responses mo. So, i-click natin dito yung immediately. Siyempre, gusto natin sagutin agad ng bata. Sagutin agad yung question ng bata. Or kapag nag-click sila sa binigay mo na link, meron agad silang response na makukuha. So, dapat immediately, anytime, and any day. Then, click Save and Update Schedule. Yan. So, settings updated. Click nyo lang dito sa blank space. Yan, dito sa area na ito. Then, create new reply or select existing. Yung select existing, kung meron na tayong nagawa, yun na lang yung gagawin natin. Since halimbawa nagsisimula pa lang tayo, click nyo lang po yung create new reply. Yan, loading siya. So, ito yung pinaka itsura niya ng ating paggagawaan ng automated lesson. So, pwede nyo siyang i-zoom in, zoom out kung gusto nyo maliit. Pag masyado ng maraming gawa nyo, paliitin nyo. Pero wala pa namang laman, palakihin muna natin. First step, nakalagay dito is starting step at may nakalagay na add trigger. I-click nyo lang po yung add trigger and then may lalabas ng mga options. Hanapin nyo lang po sa pinakababa yung messenger ref URL. I-click nyo lang po yan. Right, so may lalabas po dyan na URL. Ito na yon. Sa growth tool nyo yan may kita mamaya. Since gumagawa pa lang tayo, andito pa rin ulit tayo sa automation. So, magsimula tayo sa ating welcome message. I-click nyo itong box na to.
Yan, send message. Then may lalabas sa left side na edit. So, i-edit natin lahat yan. So, kapag kinilik ng bata yung link, dapat may welcome message. So, lagyan natin dito ng welcome. I-edit natin yung title niya. And then, dito sa content type, lagi niyong pipiliin is yung other. Alright, so simulan na natin maglagay ng welcome message. Lagyan natin ng magandang araw. Tapos, exclamation point. Tapos, pangalan ng bata. Para mabanggit automatically yung pangalan ng bata, pindutin niyo itong bracket, dalawang bracket at may tuldok sa gitna. Tapos, full name. So, ano yung full name na ginamit niya sa kanyang Facebook account? Magandang araw, Alone F. Ati. Maaari mo nang buksan or tingnan na lang. Tingnan ang ating aralin ngayong third quarter sa math 9. Yan. So, lagyan natin ng button dito. After siyang batiin ng ating chatbot, maglagay tayo ng button. Dito sa baba ng ating message box, ito yung sa ine-edit natin. So, i-click nyo lang po yung add button. Lalabas itong nasa right side, yung edit button, and then button title. Dito kayo maglalagay ng button title nyo or command. So, lagay natin is magpatuloy. Sa paglalagay ng button title, hindi dapat masyadong mahaba. Limited lang po yung characters. Ayan, so 10 characters left na lang po. Pagka nag-red na yan, ibig sabihin, hindi na siya tatanggapin. Mag-e-error siya. Dapat, ano siya, I think below 20 characters. Kasama yung spacing. So, click lang natin, done. Right, so kapag kinilik ng bata yung magpatuloy, dapat may lalabas pa. I-click nyo lang po yung bilog sa tabi ng magpatuloy. Ayan, may lalabas na arrow. And then, i-drag mo lang siya sa blank space kahit saan nyo siya ilagay kayo kung bahal. Ako gusto ko dito sa tabi lang. Kapag na-drag mo na siya at alam mo na kung saan i-requesto, i-release nyo lang po. Bitawan nyo lang siya. And then, may lalabas po na plus messenger actions condition, randomizer, smart delays, start flow. Ang pipindutin nyo po is yung plus messenger para lumabas ulit po yung ganitong nasa box. Yung welcome, halimbawa ito yung sa welcome message. Kasi sa messenger po tayo, mag-gather ng responses. So, plus messenger lang ang ating i-click. Yan. So, meron ulit tayo dito message box. I-click lang natin yung add text. And then, mapupunta tayo dito sa left side, yung sa edit. So, may question dito. Halimbawa, handa ka na ba? Or handa na. Title lang naman. Or handa. So, next, select type, other. Yan, tanungin natin yung bata. Handa ka na ba? Tagalogin natin kasi mas gusto nilang kinakausap sila ng Tagalog. Siyempre, yung lesson natin, kung ano yung language, yun yung gagamitin natin. Handa ka na ba? Tapos, add button tayo. Naglagay tayo dito ng isang button na ang title is Oo, handa na. Or Opo. Opo. Handa na. Ah, may question mark. Tuldok. Yan. Next. Pindutin niyo po yung button sa baba. Ayan, sa edit button. Sa pinakababa, may green dito na box. Click niyo lang po yan. Isa pang button. Anyway, ang ating button dito is limited to 3 lang. Tatlong button lang po yung pwede natin gamitin since free yung ginagamit natin na feature ng Manychat. Another button is hindi pa po. Tapos tuldok. And then, done. Yan, dito lang po kayo sa add button. Ayan, meron pang isa, pangatlo, tapos hanggang doon lang. Yan, kapag ka hindi pa handa yung bata, saan pupunta dapat? Siyempre, babalik sa pinaka-umpisa. So, i-click nyo lang po yung circle sa tabi ng hindi pa po. Dapat, babalik siya dito sa magandang araw. O, tsaka na niya na lang i-open kapag handa na siya. Pero kapag handa na, yan,
Gawa tayo ng panibagong message box. Tapos, click nyo lang yan. Drag and release. Lalabas yung plus messenger. Click nyo lang po yan. Then, lalabas tong message box. Itong blank. And then, add text. Dito tayo mag-edit sa left side. I-edit natin yung send message. Lagyan natin ng mga arali. Yung title ng ating message box. And then, select type. Ang type is always yan, other. Yan. Lagyan natin dito ng mamili ng aralin. Direction lang ito kung ano yung next na lang gagawin. Mamili ng aralin na nais tingnan. So, kukunkian lang natin. Kasi kapag masyadong marami yung nilagay natin, hindi tayo matatapos ng mas mabilis. Konti lang muna kasi sample lang naman. Okay, pagtapos na, naglagay tayo ng quick reply. Kasi sa bota, di ba, tatlo lang. Dito, kahit lagpas ng tatlo, pwede. So, ito yung quick reply. Sa baba ng add button, i-click nyo lang po yung add text. Click nyo lang siya dyan. Parang dyan mapunta yung cursor. Ayan, nakita nyo hanggang 20 characters lang yung pwede. Hindi pwedeng masyado. So, maglagay tayo halimbawa, pre-test. Yung unang option. Tapos done, dito sa right side, sa create quick reply, sa pinakababa, meron ditong button na done. I-click nyo lang yan. Tapos another, quick reply, discussion. Tapos done. Tapos quick reply ulit. Ano pa ba yung gusto nating ipagawa? Lagyan na lang natin ng mga sasagutan. Tapos dito sa panghuli, announcement. Yan. Para kapag kakinilik nila tong mga to, alam na nila kung ano yung ina-expect nila na laman. So, done. Tapos, click nyo lang dito sa blank space. Tapos, puntahan natin yung nagawa na. Yan. Kung ano yung tinype natin dun sa left side, yun din yung lalabas dito sa ating flow. So, ang tawag dito is mga flow, yung may mga araw-araw na flow. So, gawin na natin yung sa may pretest. So, pindutin nyo lang ulit yung bilog sa tabi ng pretest. I-drag nyo lang dito sa blank space, release. And then, piliin yung messenger. Alright, lagyan natin dito ng pretest. Yung simple lang yung gagawin natin today, ha? Para mabilis tayo. So, select type, other. And then, enter your text. Sa text natin, pwedeng yung unang box is direction. Pwedeng ilagay natin sagutan, ang mga tanong, picturean, at isend sa akin. Tapos, pwede tayong magdagdag ng ganito, yung text box na ito. Sa baba, ayan, may mga pagpipilan text, image, card, gallery, audio, video, file, delay, user input, dynamic. Itong dalawang to, kapag ka nag-avail kayo ng may bayad, yan, magagamit natin yan. So, dito lang tayo sa mga libre. Piliin natin yung text. Yan. So, nadagdagan yung ating text box ng isa. Diyan natin ilagay yung question. Tingnan natin dito sa ating kodigo. Mag-copy-paste lang tayo. Scroll down lang natin. Hanap tayo ng ang lagay sa ating pulita. Halimbawa, ito yung 1 to 6 item. Yan. Ay, putol. Copy-paste lang natin yan dito. Ay, hindi siya na-copy. Ulitin natin. Ctrl-C and Ctrl-V. Ayan. Tapos, ayusin nyo na lang yung mga spacing kung may mga nagulo. Ayan, halimbawa, 1 to 20 or whatever. Kayo na pong bahala mag. Ayan. So, may limit lang din po ito, yung number of characters. Kapag ka hindi na-cache, ayan, hindi na po nag-cache dyan na lumagpas na kayo sa limit, mag-add text lang kayo dito. Yung, ayan, pindutin nyo lang tong text para madagdagan yung text box. Alright? So, eto na siya. Ayan. Yan yung nilagay natin.
na maglagay tayo dito ng command button, alagyan natin ng bumalik para babalik siya doon sa pinaka main menu. Yan, done. Pwede rin yung magpatuloy. Para kung gusto natin doon sa kasunod na, pwede na siya dito magdire-diretso, magpatuloy. Kung gusto niyo dumire-diretso na siya at hindi na babalik, di ba? Magpatuloy. Ay kapag babalik, syempre, pabalik dito sa ating main menu. Yan. Kapag nag-blue na siya, ayan, ulitin ko ha, pwede siyang i-delete. Halimbawa, nagkamali ako kung saan ko siya ilalagay. I-click, itapat nyo lang yung cursor dito sa tabi ng line, may lalabas dyan na parang trash can. Yan, burahin natin. Halimbawa, nagkamali ka, pwede nyo i-delete. Alright. I-connect ulit natin dito sa main menu. Yan, kapag nag-asul na siya, yung outline niya, nakikita nyo, pag nag-blue na siya, ibig sabihin, dyan na siya kukonnect. Ah, kaya pwede nyo na siyang i-release. Hindi nyo naman totally kailangan dito sa pinakataas. Yan, basta na-touch nyo lang siya at nag-blue, i-release nyo na. Yan, automatic dyan siya mapupunta. Next, sa magpatuloy, syempre, dapat meron tayong kapupuntahan. Sa magpatuloy, kung ano na yung next doon sa ating main menu, which is discussion na, right? So, click lang ulit natin yung plus messenger. Tapos, lagyan natin ng laman. So, sa send message, lagyan na natin dito ng discussion. Next, select type. Ang nakalagay dyan lagi is other. So, maglagay na tayo dito ng discussion. Lagyan natin topic. Halimbawa is quadrilateral. Yan. So, next, mag-add text box tayo. Tapos, dito na yung discussion natin. Halimbawa, definition. Yan. Tapos, kopyahin natin dito sa ating pinarepair. Yan. Definition ng quadrilateral, i-copy lang natin. Yan. Tapos, mag-add text ulit tayo. As i-ano na lang natin, mag-add button tayo para yung mga bat, alam nila kung saan ang lesson or anong part na ng lesson nyo binabasa nila. Mag-add button tayo. Lagyan natin dito ng types of parallelogram. Yan. Ay, sumobra ako. Lagyan na lang natin ng ano, mag-negative 2 na kasi siya. Lagyan na lang natin, parallelogram. Kapag kinilik naman nila yan, doon nila makikita yung laman about parallelogram. Tapos, done. Yeah. So, eto na yung sa discussion natin. Click natin sa main menu yung discussion. Papunta din doon. Halimbawa, gusto ng bata is discussion agad. And, click lang nila yung discussion. Dito, mapupunta. Kapag nandito sa disaparitas at tapos na, pwede silang magpatuloy papunta na sa discussion automatic. Alright, so example yan, parallelogram. So maglagay tayo dito ng kasunod. Wait. Lagyan ulit natin dito discussion kasi nasa part pa rin din ng discussion. Select type, other. Alright, so dito is yung ilalagay na natin about... Ay, pa, hindi siya ano... Yan, types of quadrilateral siya. Hindi siya parallelogram agad yan. So, i-copy natin yung types of quadrilateral. Yan. So, balik tayo dito, i-edit natin. Lagyan natin dito, types. Yung ating button, i-edit natin. For quadrilaterals na lang, ganyan. Kasha yung types. Ayan. Dito sa unahan, lagyan natin dito ng types. Oh, kaso wala ng space. Laterals. Nag-negative 2 kasi siya. Ayan na yung sinasabi ko sa ano. Dito sa button. Limited lang yung text na pwede ilagay. So, lagyan na lang natin dito. Types na lang siguro.
Yan, types. Tapos done. Tapos dito na lang natin ilagay yung word na types. Yan. Types of quadrilaterals. Yan. Siyempre, gusto ko nakahiwalay yung title sa laman. Mag-add text ulit tayo. Tapos, i-cut natin itong laman. Yung types ng quadrilaterals. Tapos, ilagay natin dito sa baba. Tapos, bawasan natin yung spacing net. Yan. So, ayan, di ba? May instant discussion na siya. Pag kinilik nila yung types. Tapos, types of quadrilaterals. Dito na lang yung continuation. Tapos, maglagay tayo dito ng button. Yan. Parallelogram naman. Parallelogram. Lagyan natin ng S kasi madami sila. Tapos, done. Yan. Pag kinilik nila itong parallelograms, dapat may lalabas. Anong parallelograms? Yan. So, tingnan natin dito kung ano yung ilalagay na nating laman. Yan. Properties of parallelogram. So, i-copy na natin siya. For example, yan. Properties of parallelograms. Properties muna siya. Yan. Siyempre, gusto natin nakabukod ulit yung title. I-cut lang natin siya kasi nag-add text box ako. I-click nyo lang yung nasa baba yung text box doon para malagdagan ng isa pang text box. Yan. Ayaw niyang makopy. Yan. Tapos, control X. Lagay natin dito sa baba. Yan. Tapos, bawasan natin yung spacing. Right. Ayan. Tapos, lagay natin dito. Dito naman ay kinds. Lagay natin ng kinds na. Kinds naman yung gamitin. Synonym naman siya ng types. Kinds naman ng parallelogram. Okay? So, pinutin ulit natin yung done. Tapos, kinds. So, ano yung mga lalabas na kinds dito? Ayan. So, maglagay tayo ulit dito ng plus messenger. Hindi natin na-edit yung send message dito. Lagyan natin ulit. Ayan. I-edit natin yung send message. Palitan natin ng discussion. Tapos, select type, other. Yan. Okay na yan. Wala naman siyang done dyan. Okay, kinds. Tapos, dito. Yan. Send message. Edit ulit natin. Discussion. Select type, other. Tapos, dito. Select type. Lagyan natin ng off ng ano. Ng command. Select type of parallelogram. So, quick reply yung gamitin natin. Yung type of parallelogram is yung rhombus. Tapos, done. Done lang natin siya. Quick reply ulit. Rectangle. Tapos, done. Dito kasi, unlimited to you, mas marami yung pwedeng ilagay dito sa quick reply. Unlike sa button, which is limited to 3. Halimbawa, more than 3. Dito pwede. And last one is the square. Mali yung spelling ko. Yan. Tapos, pindutin nyo lang ulit ito yung done. Ayan. So, select type of parallelogram. So, para dito pala ma-recognize nila kung ano yung parallelogram. Tapos, lagyan natin dito ng message box after ng rhombus. Kapag kinilik niya yung rhombus, syempre lalabas dito yung mga informations tungkol sa rhombus. So, i-copy ulit natin yung tungkol sa rhombus. So, eto siya. Alright, nakalimutan na naman ulit natin yung edit discussion. Select type, other. Tapos, gusto ni ma'am nakabukod yung title na rhombus.
So, yung properties, ilagay natin dito sa isa pang text box. Yan. Tapos, lagyan natin ng comment button dito na bumalik. Pabalik dito sa ating rectangle. Dito sa select type of parallel. Yan. Tapos, kapag nabasa na niya yan tungkol sa rhombus, sa rectangle naman, maglagay naman tayo ng tungkol sa rectangle. Tapos, plus messenger. Lagyan natin ng discussion. Select type, other. Tapos, copy lang natin yung tungkol sa rectangle dito sa aking pinirepair. Tapos, paste. Ayan. Siyempre, gusto niyo ma'am makabukod yung title. Add text lang tayo. Tapos, cut natin yung laman. Ayan. Yung tungkol sa rectangle. Tapos, i-paste lang natin. Bawasan nyo na lang ng mga spacing. Yan. Tapos, maglagay tayo dito ng halimbawa, may competition tungkol sa rectangle. Mag-add tayo ng pictures. Pwede ito sa mga may access na yung mga estudyante natin na may mga lita. Ma-o-open nila to. Pero kung ang estudyante natin is walang lita, purely text, yung mga instructions lang natin, yung mga explanation, yun lang yung makikita nila. Ayan, maghanap tayo dito ng rectangle. Bawa, eto. Rectangle. Mag-add tayo. Yan. Para makita nila kung ano yung itsura ng rectangle. Yan. So, ayan. May example na tayo ng rectangle. Tapos, mag-add lang tayo dito ng button. Yan. I-edit lang natin. Bumalik. Kasi may isa pang lesson, which is yung rhombus. Yan. Bumalik. Tingnan natin. Oh, eto na, diba? Masyadong may pa-picture. So, bumalik dito sa ating pinaka-main menu ng ating lesson or discussion. Tapos, square. Click nyo lang pang bilog. Dito na lang sa baba. May space pa naman. Yan. Tapos, select. Send message. Discussion. Tapos, select type. Other ulit. So, copy-paste lang natin. Dapat kasi natin lagyan natin kung ano nilagay lang. Kung ano nilagay natin doon. Kasi mamaya hindi natin niya mapapublish kapag di natin nilagay ng laman. So, lagyan natin ng laman. Copy-paste lang naman ang gagawin. Tapos, add text ulit para madagdagan ng text box. So, hiwalay natin yung or yung properties ng rhombus sa isa pang text box. Tapos dito, i-paste nyo lang. Try naman natin mag-add ng eto. Image dito yung competition natin. Halimbawa, kung paano mag-solve ng mga nawawala. Yan, pili na lang tayo dito ng isa. Example lang naman to. Yan. So, na-attach na siya. Yan na yung picture. Yan, nailagay na natin. Tignan natin dito yung nagawa. Yan. So, walang command button. Lagyan natin. Pabalik. Yan. Add button dito sa baba. Lagyan natin ng bumalik. Tapos, pindutin lang natin yung done. So, dapat alam natin kung saan babalik. Liitan natin kasi di na natin makita yung makukulitan. Ayan. So, ibalik natin siya. Ayan. O, diba? Instant discussion na. Ganyan lang. Copy-paste lang. Basta may nakaready na kayo. So, maglagay tayo dito ng isa pang option. Pag nawala, guys, yan, naglo-loading siya. Ipindutin nyo lang tong reload. Hindi siya mawawala, huwag kayo mag-alala. Nag-auto-save po yan. At usual po yung mangyayari, lalo na kapag naglo-lock ko yung internet connection,
normal lang po yan. Huwag po kayong mag-alala na baka sayang yung nagawa nyo, baka nawala. I-reload nyo lang po. Ayan, lalabas na siya in a little bit. Ayan, so eto na ulit yung ating pinaka-dashboard. Ayan, o diba, may nakalagay, check, tapos save. Andyan lang yan, kaya mag-alala. Na-save po siya yung gawa natin kanina. Antayin lang natin. Nagla-loading pa siya. Ito na yung ginagawa natin kanina. Yan yung sequences. Balikan natin yung ginawa kanina dito. O, diba? Andyan lang siya. So, i-click nyo lang ulit yan. Yan. Halimbawa, ito. Yan, tapos na siya. Tapos sa discussion natin, lagyan natin dito ng soft copy. Halimbawa, para ma-access ng bata yung soft copy, lagyan natin dito ng soft copy of lesson. Gusto nilang i-download, di ba? Kung meron naman silang printer, pwede nilang i-print. At kung wala silang time pumunta ng school para kumuha ng module, yan, ito yun, subcopy ng lesson. Ito yung circle. Next, lesson message. I-edit natin yung send message. Copy, lagay natin, copy. Select type, other. Ayan, lagay natin dito ng halimbawa command. Ito ang soft copy ng ating weekly or WHLP na lang. At mga sasagutan. Maaari mo itong i-download. Yan. So, maglagay tayo dito ng file. Ayan. Click nyo lang po yung file dito sa baba. Tapos, click nyo itong parang paper clip. Tapos, mag-browse tayo dito sa ating pinaka files. For example, yung bago natin, dito yung math 9, quarter 3. Yan. So, i-upload lang natin yun dito. Yan, nag-loading siya. Okay, habang naglo-loading siya, maglagay tayo ng button. Lagyan na natin dito ng bumalik. Yan. Kapag halimbawa na-download na dyan, bumalik. Kasi baka pag dito, di ka naglagay ng command button, mag-stop na siya dyan, hindi na niya i-access yung iba, diba? Kailangan bumalik siya para mabuksan niya pa yung iba. Pindutin natin to papunta dito. Yan. So, tingnan natin kung ano yung wala pang lang. Yan, mga sasagutan. So, sa mga sasagutan, meron tayong mga summative test, performance test, short assessment, or short quiz, diba? So, lagyan natin dito ng assessment. Select type, others. So, lagyan lang natin ng laman ko, kunyari lang. Kayo na bahala magdagdag. Lagyan natin dito ng direction. Ito ang mga kailangang sagutan. At ipasa sa teacher. Ayan. So, lagyan natin dito sa quick reply. Halimbawa, summative test, yung inyong performance test, o kaya yung short quiz, diba? Tapos then, next, dito ay short quiz.
Naintindihan natin yung bot. Para mag, pag nagtanong yung estudyante natin, ma'am, ano pong sasagutan? O nakalagay na dyan, anak, mga sasagutan. Ma'am, ano pong pag-aaralan? Anak, i-click mo yung discussion, nandiyan na rin. Ma'am, kailan yung pasahan? O tingnan mo yung announcement. Nandiyan na, diba? Para iwas stress tayo sa mga makukulit na estudyante. Tapos may mga estudyante pa nangihingi ng soft copy. Diba? Hahanapin mo pa sa file mo, mag-o-open ka pa ng laptop kung nasaan yung soft copy. Ah, dito, nailagay mo na dyan. Siya na bahala mag-download, diba? So, ganun lang kadali. So, lagyan natin dito sa summative test. Click natin sa summative test. Class messenger. Send message. Lagyan natin dito ng summative. Tapos, select a type, other. Tapos, dito. Halimbawa, ito. Ang summative test natin. Yung naka-ready na dito. O, example, ito na lang. Kasi, di ba may figure? Halimbawa, ito yung may figure. Pindutin nyo lang po yung snipping tool sa inyong laptop. Dito sa type here to search, snipping tool, para automatic, makakrap nyo kung saan yung kukopyahin nyo lang. Ayan, snipping tool. Ito, lalabas siya dito. Pindutin niyo yung new. Halimbawa, ito lang yung gusto mong ilagay. Ito. Yung ilagay sa iyong assessment. Tapos naka-picture type siya. Ay, hindi ko na i-save ulit. Ayan. File. Tapos save as. Lagyan natin dito sa pictures para madaling makita. Capture. Yan, tutututo kasi February ngayon. Yan, hanapin na natin yung in-upload natin. Lagyan muna natin dito ng direction. Halimbawa, kopyahin at sagutan. O kaya naman, makikita iyan sa dulo ng iyong weekly home learning plan. At doon muna sagutan. Tapos, picturean. Diba kailangan marami instruction, detail, kasi paulit-ulit yung tanong ng mga estudyante. Picturean at isend sa teacher. Tapos, to doc. Yan. Image tayo kasi ginawa natin image yung ating summative test. Kasi nga, sa may math, may mga pictures or may mga drawing. Kaya naman makakapag-drawing dito sa may Manychat. Magagawa na lang natin is insert image. O, ayan na, diba? Makikita na nila yan. Tapos, hahanapin na lang nila yung kamukha niyan sa weekly home learning plan. Next, maglagay tayo dito ng button, which is bumalik. Huwag babalik dun sa pinakaunang-una kasi baka tama din na yung bata maghanap-hanap ng pipindutin. Pabalik lang dun siya sa isa pang menu na ginawa natin dito. Ayan. Para mabuksan niya pa yung iba pang sasagutan. Ayan, performance task. Punta siya dyan. Tapos, pindutin natin yung performance task. Tapos, plus messenger. And then, sa send message, lagyan natin ng TP. Select type, other, and then yung ating performance test. Ayan, meron na rin ako dito na i-prepare. Ayan, sa pinakataas. Ayan, ito yung tanong. Copy na lang natin siya. Ayan. So, di ba gusto natin nakabukod lagi yung direction sa sasagutan? Kasi pwede namang ihiwalay-hiwalay para hindi masyado siyang marami tingnan. Ayan. Tapos i-paste natin siya dyan. Para yung mga estudyante natin may guide. Kasi, ma'am, paano sagutan to? Di ba ang hirap-hirap bibigyan natin sila ng doon?
bigyan natin sila ng link ng YouTube. Yan, mayroon ako dito nilagay na YouTube link. Dito ko na nilagay para hindi magbagal yung laptop. Kasi pag nag-open pa tayo ng browser, diba, mas babagal siya. Kaya open this link. Or pwede natin dito i-play Tagalogin natin. I-play ang video na ito para mas maunawaan kung paano sagutan ang task. Anyway, pwede kayo maglagay dito ng link ng Google Forms, yung URL ng image galing sa Google. Kung hindi nyo na-save, pwede yung URL mismo, Google Forms, YouTube link, yan. So, i-paste na natin dito. Diba? Makiklik nila yan, mag-blue yan mamaya. Yan. Tapos, add button lang tayo. Lagyan natin ng bumalik. Yan. Hanapin natin yung ginawa natin. Yan. O, diba nag-blue siya? Pag nag-blue siya, ibig sabihin yan, nakiklik yan. May makikita sila kapag pinilip nila yan. Bumalik dito. Yan yung panghuli, shortlist. Pero parang mas magandang mauna yung shortlist, no? Kaya nang bahala kung saan nyo siya ano, ipopwesto. Yan. Short quiz muna bago sila mag-summative or performances. Pwede nyo siyang i-drag. Hilahin nyo lang siya papunta dun sa kung saan yung pwesto siya gusto ilagay. So, dito tayo sa short quiz. Wala pa siyang laman. Pindutin nyo ulit yung bilog sa tabi ng short quiz. Dito na lang. Na tayong lumayo para madaling hanapin. Ayan. So, i-release nyo lang dyan. Last messenger. Yan, maglagay tayo dito ng other, tapos dito, short. Yan, kaya tayo naglalagay dito ng mga titles sa taas. Halimbawa, may mali kapag ka tinroubleshoot natin yung gawa natin. Madali nating mahanap. Asan na ba dito yung summative? Kasi hindi nailagay yung tamang picture. Napin nyo lang itong summative. Ayan, nasa taas. Makikita nyo yung title. Yan. Yan kayo mag-e-edit para mas madali nyo mahanap kung ano yung i-edit. Yan. Tapos other, nilagay tayo dito ng message. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Yan. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Tapos, nilagay tayo dito ng button. Magpatuloy. Yan, para tuloy-tuloy na. Ngayon, sa short assessment, gusto natin may makita silang score para malaman din nila kung naintindihan ba nila yung lesson, mismo sa sarili nila, kung pwede na sila mag-answer ng summative test or performance test. Mag-short assessment tayo, formative assessment lang naman, hindi naman siya recorded. So, pindutin nyo lang po yung actions. Instead na plus messenger plus action naman. Kasi meron tayong actions na gagawin. Ayan, i-click natin siya. Ayan, wala. Ayan, balik natin dito. Plus action. Tapos hanapin niyo dito yung set custom field. Set custom field. Ayan, set custom field. Tandaan niyo po yan ha. Tapos, i-click nyo po yung unknown field or undefined. Tapos, mag-type kayo dito ng clue word. Ang mga nagamit pa ng clue word, quiz, test, score. Ano bang maganda naman? O, short. Maikli. Kailangan maikli. Kayo pong bahala. Halimbawa, yung ginamit ko na clue word is short. Para madali natin siyang mahanap mamaya. Yan. Pag na-type nyo na po yung short, i-click nyo po yung new bot field. Short, new bot field, custom bot field, hindi po custom user field, custom bot fields po. Tapos sa baba, meron plus new bot field, short. Yan, so ito yung lalabas na keyword mamaya. Sa type, piliin natin yung number, tapos value. Yan, zero muna, value zero, tapos create. Yan, kasi wala pa tayong i-scoren. Yan.
So, pindutin natin tong sa next step. Yung next step niya. Yan, gagawa tayo ng question dito. Tapos, send message. Lagyan natin dito ng question 1. So, select type. Other ulit. Then, mag-copy tayo dito ng isang question. Yan, alam mo ba ito? Question. A parallelogram with 4 congruent sides. Maglagay tayo ng pagpipilian. Ulitin ko sa add button, hanggang 3 lang yung credit dito. Maglagay tayo dito ng height. Rhombus. Tapos pindutin nyo lang po yung done. Add button ulit. Trapezoid. Yan, tapos, done. Yan, so halimbawa, ang tamang sagot dito is yung rhombus. Yan, pinutin natin yung rhombus. Tapos, action. Class action, hanapin nyo yung set custom field. Ay, hindi ko napindot ulit. Delete natin to. Iba yung napindot ko. Rhombus. Tapos, action. Para magka-score siya, pag pinili niya yung rhombus. Last action. Tapos, set custom field. Ito. Yan. Tapos, isa-select natin. Ayan, short. Short yung ginamit kanina. Tapos, set the number to increase by 1. Kasi, meron na siya ditong sinagutan. Ayan, meron na siya ditong 1. Kasi dito nawala. Tingnan nyo po nawala. Set custom field. Balikan lang natin yan. Tapos, i-click nyo lang po ito. Meron na kasi tayo nagawa, which is yung short. Tapos, set the number by, increase the number by 0 kasi wala pa naman. Tapos, click nyo dito sa blank space. Ayan. Ayan, next. Tapos, next step. Question number 2 plus messenger ulit. Lagyan natin dito ng question 2. Tapos, select type, other. Tapos, yung another question nyo. Yan, what is a parallelogram? Lagyan natin, halimbawa lang to. With 4 right angles. Tapos, question mark. Tapos, maglagay tayo ng pagpipilian. Pwede natin gamitin yung pre-reply. Yan. So, halimbawa pala, mahaba yung pagpipili. At in case lang na, halimbawa, sentences yung pagpipili, dito kayo mag-type. Halimbawa, A.
na ginamit. Ayan, ayaw nga mag-scroll doon. Hanapin nyo lang sa baba. Ayan, short. Hanapin nyo yung short. Ikaw ay nakakuha ng score na, tapos lagyan nyo lang space pa yung nakadikit sa na. Tapos sa magaling, lagyan na natin ulit ng pangalan. Magaling, alo, na gano'n. Full name. Ikaw ay nakakuha ng score na. Tapos mag-add button na lang tayo dito. May babalikan pa kasi siya. Mamaya na mag-exit. Lagyan natin ng bumalik. Kaya natapos na niya. So, ibalik natin siya dito. Click mo lang yung bilog sa tabi ng bumalik. Tapos, pabalikin natin siya doon sa pinaka-menu. Kasi nag-shortlist pa lang siya. Yan. Para makapag-summative na siya. Pero pwede kayo maglagay dito ng sumunod para after ng sumunod, ma-click niya agad yung summative test. Sumunod, tapos papunta naman sa summative test. Pwede kayo mag-add ng ganong button para dire-diretso na yung pag-open niya. Tingnan natin kung may laman na lahat. So, yung isa dito is walang laman. Hindi yan mapapublish pag hindi mo nilagyan ng laman. Kung wala kang ilalagay, burahin mo na lang para mapublish. Halimbawa, sa announcement, click nyo lang ulit yung sa send message. Lagyan natin ng announcement. Select a type, other. Tapos, enter your text. Click halimbawa, holiday sa February 25, 2022. Pwede rin dito sa announcement ay ang mga mag-aaral na walang naipasa, ang mga mag-aaral na nakakumpleto para malaman nila kung kumpleto ba sila or hindi. Tapos i-edit nyo na lang dito kung nakapagpasa na sila or hindi pa. Tapos add button, bumalik. Pabalikin natin sila dito. So, alin dito yung gusto nyong pinakahuli? Siyempre, ang gusto natin dito na pinakahuli is yung masagutan lahat. Yung panghuli nilang sasagutan dito ay yung performance task. Dito sa performance task, dito na tayo maglagay ng exit. Para kahit mag-click sila sa mga yan, hindi sila basta-basta makaka-exit hanggat hindi nila natatapos sagutan yung mga dapat sagutan. So, dito tayo maglagay sa performance task ng exit o lumabas. Ayan, lumabas. Siyempre, dapat meron siyang message box. Para alam na niya na palabas na. Lagyan natin dito ng title exit. Select a type, other. Lagyan natin dito ng maraming salamat. Tapos banggitin ulit natin yung pangalan niya, di ba? Kunyari talagang kinakausap natin siya. Tapos full name. Maraming salamat. Halimbawa, Alana F. Arit sa pagbukas ng ating aralin ngayon. Yan. Tapos, click niyo lang dito sa blank space. Yan. Tapos na. So, wala na tayong ilalagay dito na button. Tapos na kasi tayo. So, kapag tapos na, i-publish na natin. Ayan. So, sa publish, so, kapag nag-publish tayo tapos hindi siya na-publish, meron lang mga error na lalabas. Halimbawa, ito, yung choices na to, diba dapat hindi siya magkaka-score? Ilagay na agad natin siya dito sa kasunod. Ayan, tapos i-publish ulit natin. Pati yung mga sobra-sobra na text na kailangan niyang bawasan, kailangan niya siyang bawasan. Oh, ayan, na-publish agad. Ayan, publish na siya kasi with ED, past tense. So, yung na-publish niyo na na automation na nagawa niyo is makikita niyo dito sa ating draw tool. Ayan, draw tool number
7. I-click natin yan. So, tingnan natin dito sa growth tool. Ayan, etong copy URL clipboard, ito yung i-click nyo, tapos i-send nyo sa estudyante. Pwede nyo siyang i-activated. Ayan, tapos pwede nyo siyang i-deactivate or i-disable. Halimbawa, hindi na kayo magtatanggap ng responses kasi ayaw nyo na silang pag-openin. Pero huwag nating i-deactivate or i-disable. I-activated lang natin para ma-i-open ng nila anytime. Ayan, so i-copy natin. Tapos, i-paste nyo lang po sa group, messenger group, sa group ng inyong klase. Pwede sa Facebook page or sa pinaka-group nyo, messenger. Ayan. Ibigay nyo lang sa kanila, paste nyo lang, tapos ma-open na nila yung ginawa mong automation na automatic, meron na agad interaction between you and your student. Ayan, medyo mabagal siya. For example, kakopy na natin siya, ilagay na natin dito sa ating messenger. Ikakopy ko muna sa sarili ko kasi kailangan ko muna siyang i-troubleshoot bago ko ibigay sa mga estudyante. So, ganito ang itsura niya, yung banner. Yung banner, yung profile ng inyong page, tapos yung pangalan ng page ninyo, and then yung pinaka URL ng iginawa ninyong automation. Yan. So, yun lang. Ganun lang siya kadali. Don't worry, halimbawa, may gusto kayong i-edit dito na mga error. Halimbawa, na troubleshoot nyo na siya, i-click nyo lang itong, di ba, nasa growth tool kayo. I-open nyo lang siya. Automatic, mapupunta kayo sa automation. Ayan, nag-green yung automation. Pwede nyo i-edit dito kung ano yung mga mali doon sa pin-troubleshoot nyo. Lakihan nyo na lang kung hindi nyo makita masyado. Meron na sa taas. Kung masyadong maliit yung nasa baba, mababasa nyo yung mga title kasi mas malaki siya ng konti. I-edit nyo lang ulit, tapos i-publish. So, ganun lang. Napakasimple lang gawin. So, sana matry nyo siyang gawin sa mga susunod na quarter ng inyong aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.